So hello everyone, in today's episode is I am going to share with you the plants that are good investment, ang mga halaman na mabenta sa market. Pero bago tayo magsimula sa ating video, make sure na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa panibago kong video. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto niyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So in today's episode ay itatalakay natin ang mga halaman na pwedeng mabenta sa market. Yung mga halaman na to ay na-experience ko, which is syempre nagbebenta din ako ng halaman dito, which is kaunti lang naman yung mga halaman ko dito sa aming garden na nabebenta ko. So ang first ko na ibibigay sa inyo na plants that are good investment ay madali lang siya at isang common plant lang siya. This one. Oh my gosh. Ang bigat. So this is the first one that I am going to share. So this is Mayana plant or coleus. So tinatawag din siya na Mayana or Mariapa dito sa Tacloban and o sa Waray, kasi yung tawag dito is Mariapa sa Waray, yung sa Tagalog naman is Mayana plant. So this one is very good investment lalo na sa mga nagsisimula pa lang magbenta ng halaman dahil ito ay madali lang tumubo. So this one is not expensive, pwede nyong mabili sa market ng kaunti lang. So diba kung nakita nyo yung aking past videos na nag-repot tayo ng ating mga Mayana plant, so napatubo ko na sila, which is I'm going to update you soon. And then this one, as you can see, napakalash na siya. So ang ating mga Mayana ay very good investment lalo na sa mga nagsisimula pa lang, kasi hindi siya mahal, lalo na kapag kayo ay magpuhunan ng ganitong halaman. So what are the reason why this plant is very good investment? Dahil isa siya sa mabilis lang tumubo, mabilis magparami, at mabilis mabenta. Dahil mabilis siya, lalo na sa mga plant nanay natin na mahilig talaga sila ng mga Mayana plant. May nagko-comment doon sa ating last episode na pwede mo siyang mabenta daw ng 50 pesos, depende sa laki or depende kung ano kalash na siya. So kapag lush na siya, so pwede mo siyang ibenta ng 100 pesos or 50 to 100 pesos. So ayan, this one is very good investment, ang ating Mayana plant o coleus. So napaka-lush na natin, oh. So the next one that plants that are good investment ay yung ating mga potus plant. This one is very good investment dahil isa siya sa sikat at isa siya sa common plant na mabili sa market, lalo na yung mga iba't ibang uri ng potus plant like yung mga marble potus, yung mga rare na potus plant. Pero yung golden potus talaga ay mabili siya dahil isa siyang maganda lalo na sa kanyang variegation. So yun, mabilis lang siya tumubo kapag ipropropagate mo lang siya sa tubig, tapos yun, pwede mo siyang itanim kagad sa soil. So kagaya ng ginawa ko dito ay bumili ako ng mga pots, which is yung mga hanging plant, hanging pot, and then niligay ko sila dito dahil yun, pwede siyang magbenta. Kasi dun sa Tacloban Market, may nabibinta doon na mga marble queen potus tag 350. So ito mga, kasi potus plant, golden potus ay hindi naman siya ganong kamahal sa market, so pwede mo siyang mabenta mga 200 or 150 pesos. Yan, depende sa lush ng ating plant. So ayan, siya po yung first customer namin na bumili ng potus plant, yung golden potus. I'm so very happy kasi so siya yung boy na mano natin na customer, first customer ko siya dito sa ating garden. So nag-start pa lang po ako mag-invest, mag-sell ng plants. So ayan, nabenta na din natin yung ating potus plant. I'm so very happy. So ayan mga ka-jungle, ang next naman natin na very very good investment ay yung ating mga this is succulent plant, type ng succulent. This one is a mother of thousand. It's very good investment
kasi madali lang siyang padamihin. So ito yung plants na very affordable. So marami akong nakikita sa online na nagbebenta sila ng mga succulent plants na ganitong variety lang. So very simple plants and very easy to propagate kasi nagpropropagate sila. So mabili ito lalo na kapag yung pot nyo or paso nyo is yung terracotta pot. Kasi yun, parang attractive yung plants, yung ganitong plants kapag terracotta pot ang inyong mga paso. So, mas attractive tapos naka-ribbon pa siya. So, meron niya ako best friend na nagsisend ng plants kung bibili daw ako ng kanyang plants kasi nagbebenta din siya ng mga ganitong plants. Nung una, nung nag-uso yung plants, so, nagbebenta sila ng plants. So, marami silang mga ganitong plants and yun, nag-sing in sa utak ko na mabili talaga itong ating mga mother of thousand plants. So, this one is very good investment. So, yan. Tinanong ko naman siya kung magkano. 150 pesos meron na siya. So, ang next naman na very, very good investment also ay yung ating, this one is a Alocasia Black Velvet. So, since ako din ay, yun, addict sa mga Alocasia nung una, yun, naantig din ako sa ganitong ganda ng Alocasia dahil mabili talaga siya sa plant market. So, this is very good investment. Dahil kapag may plano kayong bumili nito, pwede niyong ibenta kapag dumami na to. Pwede niyong ipropagate. So, kasi yung ganitong price is umaabot ng 400 pesos, 500 pesos, mga ganong presyo. So, maganda din siya ng investment kasi yun, kaunti lang yung puhunan mo kahit ganito bumili ka ng maliit tapos pag magparami kayo at yun, pwede nyo siyang mabenta ng like 400 pesos. Meron na kayong lusot nito. So, this one is very good investment, yung mga Alocasia Black Velvet natin. So, as you can see, right now, meron na siyang mga suloy. Yan. Ito. Actually, na-propagate ko na to kasi mother plant ito. Ang ano lang dito is maghihintay lang kayo ng mga ilang years, hindi naman, mga ilang months para siya, bago siya mag-propagate itself. So, ayan mga ka-jungle, meron din akong napansin dito is mas gusto yung mga lalaki, mas gusto nila yung mga Alocasia. So, kapag magbebenta kayo, pwede yung yung target market nyo ay yung mga boys kasi they love Alocasia. So, ayan, comment nyo kung love nyo yung Alocasia, mga boys. Alright, and next naman is very common. Syempre, hindi mawawala ang aglaonema or kahit anong aglaonema, basta aglaonema. Yung ganitong aglaonema is very common lang naman. So, what I really love this plant is mabilis lang siya tumubo. So, pwede mo siyang mabenta, 50 pesos. So, hindi naman siya sobra, hindi naman rare ito. This one is very common. This one is a sparkling Sara aglaonema. So, the next one that I'm going to share ay yung ating Bonstera adansonii. Yeah, this one. So as you can see, this is a new propagate, a Monstera. So this one is very, very good investment. Why? Kasi madali lang silang i-propagate. Madali lang silang tumubo din. At yun, depende naman sa pag-care. So, yung ating Monstera adansonii ay sikat niya yun. So, yun, marami ang nagkaka-interest. So, kapag marami ang nagkaka-interest, madami din yung bumibili. So, maganda din pang investment. Yun. So, what I really love Monstera adansonii kasi sa lahat ng mga Monstera species, ito yung Monstera na hindi masyadong mahal sa market. Kasi yung iba hindi afford. So, yun, dun lang na sila sa Monstera adansonii. So, the next one ay yung ating mga Calathea. This one, yan, naparami ko na din siya. So, ngayon ay tumitiklop. Hindi ko alam bakit siya tumitiklop ngayon kasi umaga naman, di ba? Kapag gabi, tuwing gabi lang dapat sila tumitiklop pero ngayon tumitiklop sila. So, Calathea plants are good investment, lalo yung mga ornata natin dahil maganda sila tingnan at attractive sila. Yan, bakit yung iba hindi? Attractive naman sila, pero ito kasi yung hindi naman mabilis tumubo. Dahil yung ganitong Calathea variety, so as you can see, yung mga ganitong Calathea variety ay yun, ito yung pinaka madali lang alagaan sa lahat ng mga Calathea variety para sa akin na. So,
Kasi na-maintain ko sila na okay naman, nakapag-propagate naman ako. Pero hindi ko talaga na-record yon yung ang pag-propagate nito ng Calathea. So I'm so very sad na hindi ko lang naman napakita sa inyo. Yun. Ito ay good for investment. So as you can see, kapag pwede nyo itong mabenta mga 500 pesos or 400, depende naman sa laki or sa kalash. Pero kapag magbebenta kayo ng mga Calathea plants, lalo na kung bumibili ay yung ignorante sa plants or yung mga beginners, so sabihin nyo naman ang care tips ng plants kasi baka bumili sila ng Calathea sa inyo tapos hindi nila alam kung paano alagaan. Tapos mga ilang months, magsasabi sila na bugos seller to kasi namatay yung plants ko kasi hindi mo binigay ang care tips or yung hindi mo sila guide yung customer. So finally, this is the last for our good for investment. So siguro gagawa ako ng part 2 ng plants that are good for investment kasi wala na tayong oras. So yun yung ating mga plants na good for investment. Actually, there are a common and yun, may rare lang tayo na makikita. Char. Ilang-ilang career. And yun, na-experience ko din kung paano mag-sell ng plants. And I'm so very happy na ganun pala yung feeling na nagbebenta ka ng plants. Yung kapag may bibili ng plants sa inyo, medyo kinakabahan ka kasi baka hindi magustuhan. Kasi iba naman sa picture at iba naman sa personal. Pero okay naman kasi yung first customer ko, nagustuhan naman niya. And I'm so very thankful for that. So yun, may payo lang ako sa mga nag-online selling or nag-online, nagbebenta ng plants. Yun. Kapag kayo'y magbebenta, ay siguraduhin nyo nung binibenta nyo yung plants ay stable na ang roots or stable na ang mga dahon. Kasi yun, medyo nakakaya naman kapag hindi yun. Baka sabihin nyo na bugus seller kayo. Pero depende yun sa inyo kasi may mga bumibili na yun, para makatipid yung hindi pa stable ang roots, sasabihin lang, ganito yung presyo, papababaan namin kasi hindi pa stable ang roots. So, depende yun sa inyo sa pag-uusap nyo ang dalawa. So, lahat naman ng halaman ay good for investment. May mga ilan lang na hindi na nabibili dahil yun, yung iba medyo sobrang mahal na, hindi kaya ng budget ng iba, lalo na yung mga beginners ng plants like me. Wow. So yun, ako nga hindi ako bumibili. Hindi ako bumibili ng mamahalin na plants. Doon lang ako sa mga cuttings. Doon ako nag-start sa cuttings kasi kapag collectors ka, magsimula ka sa cuttings para yun, alam mo kung paano alagaan. Kasi kung mag-start ka sa grow na malaki na siya, so hindi mo siya nabantayan. Like, hindi mo siya inalagaan. So, ayan mga ka-John, kung gusto nyong maging seller ng plants, pwede kang bumili ng malaking plants at yun, tinatawag yung chop-chopin nyo daw. Tapos, ipropagate nyo padamihin. So, ayan mga ka-Jungle, thank you for watching this episode and I hope you subscribe to my YouTube channel and also you can follow me at my Facebook page for more updates. So, ayan mga ka-Jungle, thank you for watching. I will see you next episode because more plant, less stress.